Pinasinayaan at itinalaga sa isang groundbreaking ceremony ang lupang pagtatayuan ng Cavite Mission Headquarters sa Amadeo, Cavite. Nagpakita ng suporta sa pagdalo ang mga leader mula sa Southern Asia Pacific Division, North Philippine Union Conference, Adventist University of the Philippines at iba pang karatig na Adventist institutions. Si Samuel Fuentes para sa report. Matagumpay na naidaos ang groundbreaking ceremony para sa planong Cavite Mission Headquarters dito sa Amadeo, Cavite. Ang seremonyang ito ay pagsisimula sa proyekto upang maitayo ang bago at permanenteng tahanan ng Cavite Mission. Dumalo si Southern Asia Pacific Division President Pastor Roger Caderma bilang guest of honor at speaker. Dumalo rin ang treasurer ng SSD na si Sir Jacint Adap at North Philippine Union Conference President Pastor Jerry Cahobe. Ang ibig sabihin nito, ang Cavite Mission, magkakaroon na siya ng kanyang headquarters na doon ay aming iguguhit na patuloy kung paano pa uunlad ang gawain ng Panginoon. Dumating din ang mga leaders at representatives ng iba't ibang Adventist institutions tulad ng 1,000 Missionary Movement, Adventist International Institute of Advanced Studies, Adventist University of the Philippines, Adventist Development and Relief Agency, Central Luzon Conference, at Philippine Publishing House. Taos-pusong nagpaabot ng pasasalamat sa Diyos at sa mga taga-suporta ang Pangulo ng Cavite Mission, Pastor Israel Bakdayan. Alam ninyo mga kapatid, ang pagtatayo ng headquarter na ito, kung paano natin acquire ang lugar na ito, is a miracle. God's providence. Sa ngayon ay meron tayong konting halaga, pero hindi po yun sapat. At lahat ng mga nakakaabot ng tinig na ito ay ating tinatawagan na malayang makisangkot at makiisa sa pagtatayo ng bantayog ng Panginoon sa ating teritoryo. So sa lahat po, maraming salamat sa inyong pakikisangkot at sa mga pagpapala na inyong kakamtin mula sa kalangitan. God bless you. Mula dito sa Amadeo, Cavite, layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News.